Nagtipon ng Adventist World Radio Field Trainers at Sulads Missionaries sa San Jose Seventh-day Adventist Church, San Jose Occidental, Mindoro para sa pagtitibay ng kanilang mga programa at pagkakasama paglilingkod. Ito ay kanilang idinaos kasabay ng pagbisita sa naturang simbahan ng mga Adventist ng kapatid mula sa Mabuhay Church para sa kanilang exchange program. Ang balitang may pag-asa, hatid ni Jiramel Joy Tanyedo. Nagkaroon ng isang fellowship meeting ang Adventist World Radio Field Trainers kasama ang mga sulad missionary ngayong Sabado. Kasabay nito ang pagbisita ng Mabuhay SDA Church dito sa San Jose Seventh-day Adventist Church bilang tugon sa naging exchange program noong September 2022. Ang AWR Field Trainers at ang sulad missionaries ay nagnanais na mapatibay pa ang mga plano at aktibidad na kanilang ihahatid sa mga anak ng Diyos. Kaya naman, sila ay nagsama-sama para sa isang meeting na nagnanais mapatatag pa ang bawat isa para sa gawain ng Panginoon. Naging tagapagsalita si Elder Timothy Saxton noong Divine Worship, samantalang si Pastor Zamora ang nagtranslate ng mensahe para sa mga kapatiran. At si Pastor Robert Tulay naman ang nagbahagi ng salita noong afternoon worship. Jesus tells us, look up, lift up your heads, for your redemption draweth nigh. The Bible is very clear that the coming of Jesus is soon. From the signs around us, we can tell it is very soon. And as God's people, don't sleep like others, but be awake, be sober, be watching. Look up, because your redemption draweth nigh. Jesus is coming soon. Para naman sa patuloy na paglago ng relasyon ng bawat isa, ang Mabuhay Seventh-day Adventist ang dumalaw sa iglesia naman ng San Jose Seventh-day Adventist Church. Mahigit kumulang 70 kapatiran ang sumama sa nasabing aktibidad, kasama na ang mga bata, kabataan, pati na rin ang matatanda. Nilalayon din ito na magkakakilanlan ang mga kabataan sa dalawang iglesia at sila rin naman ay magpalakasan sa kanilang pananampalataya. Kami natutuwa at kami inyong binusog sa hindi lang sa physical na pagkain kundi sa spiritual na pagkain, sapagkat hindi lang iisa yung ating tagapagsalita at talagang kami tuwang-tuwa at kami nabusog sa kanilang mga makalangit na pananalita. At hindi lang yon ang aming punta rito, kundi ay para na rin sa ikalalago ng ating mga kabataan, sapagkat nakikita natin na iba yung nagiging impact sa mga kabataan. Kapag sila ay may nakakasalumuhang taga-ibang iglesia, mas nakikita natin yung kasiglahan nila kapag yung ganyan mga pagkakataon. Sa kabuuan, ang araw ng Sabat ay naging pagpapala sa lahat ng dumalo, lalong higit sa mensaheng dala ni Elder Saxton na nagpapaalala at nagbibigay pag-asa sa bawat isa na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Jiramel Joy Tanyedo, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News.